today, gagawin namin ulit yung Kwentong Kotse. This time, yun nga, kasama na si Franz. Hello guys! Welcome to my channel. This is EducAngel and today, kasama ko si Tatay Kim at saka si Franz, ang aking paboritong anak. Papunta kami sa Kalibo, ihatid namin si Franz kasi may YWAV ngayon and siya yung magtuturo. And bibili rin kami ng mga materials na kailangan para sa papaayos ni Mama sa resort. And today, gagawin namin ulit yung Kwentong Kotse. This time, yun nga, kasama na si Franz. So, magtatanong ako ng kung ano-anong questions para malaman natin. Para sagutin. Kasi question nga, para sagutin. Tapos, super random yung questions sa hindi lahat mga deep na questions, hindi rin lahat mga puro kung ano-ano lang. So, for our first question, parang kinakabahan ako, parang ano yung camera, yung cellphone. Yeah. Sige. For our first question, ano yung experience mo na akala mo dati, ano siya o, yung sobrang hirap, tapos sa katagalan mo pa na-realize na maganda pala yung naging resulta niya na nangyari yun? Oo, parang yun dati nag-iisip ka na bakit pinagdadaanan ko yung ganito? Bakit ako sa akin nadami-dami? Bakit may mga ganito akong problema? Tapos late nung matagal na realize mo pala na ay blessing pala siya. Okay. Ayun mo na. Standard ko siya na dapat pag ako nagpamilya, dapat ganito yung may na-mention na ganyan sa amin yung teacher ko nung high school sa values. Parang usually daw kung ano yung wala ka nung basbata ka, nung bata ka pa or habang lumalaki ka, parang yun yung napapahalagahan mo pagka tumanda ka na, pag naging adult ka na. So pwedeng yun. And ikaw, nak. Akin na yung mga heartbreaks. Hindi naman, porke relation. Ay, hindi naman porke na romantic agad. Romantic, oo. Pero, lahat siguro ng heartbreak talagang mahirang pagdaanan kasi heartbreak na. Kaya, yun lang na, kala mo dati, yun na yung, asasa. Pero, wala. Parang lahat ng heartbreak kasi, kung titignan ko ngayon ay parang masaya. Kasi yung kap, 'di ba parang ano, parang baliw, pero doon ka kasi tinuturuan ng Diyos, itong kay hinuhubog ng Diyos para maging ikaw yung version mo ngayon, maging best version ng minumold ka. Oo, minumold ka. Ganun talaga eh, kung walang sakit ay hindi ka talaga mag-grow. Best teacher. Best teacher. Birthing pains. Yeah. Yun nga sabi nila, 'di ba, parang yung mga ano yun, pagka nagpapan, yun sa mga panday, yung mga bakal, para mamold mo siya sa maganda, into something beautiful, dadaan talaga sa apoy. Yes. Yun yung sabi. Yun yung madalas na nakakapagduro, yung masakit. Ouchie. Pagka parang easy-easy lang, parang wala lang. Hindi ka gano'ng matutuwa, mahirap. Okay. Next question. Ano sa mga, yung material na gamit mo, na ngayon na pag kung tutusin wala siyang market value pero para sa iyo importante siya ngayon, or merong mang market value pero mababa ngayon. Mga
400 plus, 500 plus din. No, mahal din. Ayan guys, so nagreklamo yung phone ko, masyado daw mainit. So hawakan ko na lang muna para nandito sa lilim. Taray ng lilim. Ano na, Pinas? Ayan na. Ihilipat-lipat ko na lang. So si tatay muna. Mahal. Hmm. Ah, ano? Material. Ay, naman to. Sa'yo na lahat ng linya. Ano, yung ano nga, yung mga tools ko sa woodworking. Meron naman yung market value, oh. Ay, yung wala, as in wala talaga. Hmm. Mababa, ganun. Ano? Ano nga ba? Anong material? Yung mga halimbawa, hindi siya aabot ng 500, ganun. Pero... Lahat na halos ng ano. Hindi siya maisip kasi hindi siya masyadong maano sa bagay. Masentimental. Wala, mahal. Sa'yo ba ano nga? Yung sa akin yung ano, yung reviewer sa psychology. Kasi gagamitin mo pa talaga yun. Gagamitin. Ay. Tsaka, ano? Ano? Yung ano pala, yung shells ko na ano? Ah, yung dalawang shells. Oh, yeah. Ano daw? Dalawang shells. Oh. Kasi ano yun, guys? Paano magkwento? Yun, one time nung nasa... Okay, nasa beach. Sa beach ako. Nakuha ko ng mga shell. Tapos wala akong makuha. Tapos nakita ko yung iba na mga kasabayan ko, plastic-plastic na yung mga nakuha nila. Tapos sabi ko, naglambing ako sa Lord. Sabi ko, Lord, wala man lang ako nakuha. Tapos yung mismo doon sa may, nasa buhangin na mismo, kumbaga wala na doon sa may part na kuhanan talaga. May nakita akong dalawang shell na malalaki. Partner yun eh. Yun, parang... Sobra ako na bless, parang alam mo yun, yung parang pagtalikod mo lang andyan na yung mga shell. Minsan may mga ways kasi si Lord ng ano eh, pagpaparamdam na pinaparamdam niya sa'yo, na naririnig ka niya, na alam niya yung grabe yung ano noon, grabe yung pinagdadaanan, grabe yung presence si Lord noon nung nakita ko nga. Ang gaganda talaga ng shell kasi ng kinis. Pakita ko sa inyo yan guys. Pagka naalala ko, pag edit ko na ito, isingit ko yung picture. Tapos yung mga panahon na yun, kainitan ko na ano nun eh, yung parang bagong balik tayo nun. Hmm. Wala akong ginawa nun kundi makinig ng mga worship song, ganyan. As in nga. Yun. Yun, dalawang shells. Tapos tinabi pala ng iba yun, no? Hindi, may laman yun eh. Kinain ko nga yung laman nun eh. Ikaw na. Yung sa akin yung site, ano, parang reviewer siya. Kasi site wala reviewer. Naman siya value para sa iba. Pero ay, dahil sa nagbigay. I-mention ka ba? Hindi. Hindi. So nagbigay. At saka, syempre yung effort pa lang, mas malaking value. Kasi priceless kasi yung effort ng tao. Eh. True. Kaya, wala lang. Yun lang. Okay. Sige. Next question. Ikaw na. Sa akin yung collection ko ng mga letters na binigay sa akin. Kasama dun yung galing kay tatay, kay Franz, tsaka sa mga estudyante ko. Yung mga binibigay tuwing Teacher's Day, Valentine's Day, Mother's Day, mga birthday yan, nandun lahat yan sa bahay. Next. Parang ang konti ng questions natin ngayon, no? Numansya na tayo. Balik tayo. Pagbalik ulit. Next question. Ano yung isang bagay na gusto mo pang baguhin sa'yo, sa ugali? Hindi pala nga naka seatbelt. Teka lang, time first. Next. Yeah. Ano yung ano? Ako kasi... Galing mo na gusto mo pang baguhin. Dati nung high school ako, tahimik naman ako yung mga ba nung natuto kong inong bumisyo. Bumarkada. Na dumaldal ako ng sobra. Pagkatapos ngayon, yun yung talagang... Gusto kong mabago sa akin, kumbaga din sa grace ng Lord na tumahimik lang. Minsan kasi masyado rin ako opinionated, ganyan. Masyadong minsan bida-bida, alam mo yun. May ganyan, tahimik lang. Hindi, tsaka meron daw iba kasing tao na hindi sila comfortable sa silence.
Halimbawa may kasama ka, yung ganun parang ako, ano. Ayaw ko nang tumatahimik. Gusto ko na may pinag-uusapan tayo, parang ganun. Okay, doon na, yun naman yung pinagkaiba namin, guys. Ako kasi pag sa personal, yan si Angel talaga. Pag hindi mo okay na usap, tapos hindi naman kita as in ka-close na kakulitan. Hindi ako bihira ako mag-start ng ano, ng conversation. So hindi naman ako sumasungit kasi pag kinausap naman ako, joy naman ako, yun nga lang ano. Kaya ako ano ako, ipuuna ko dun sa ano yung guilt na baka may nasabi akong mali. Doon ka nag-overthink minsan. Yun yung ano ko eh. Kaya minsan, yun ngayon yung talagang inaano. Matagal ko nang inaano yan na tumahimik lang. Mahirap gawin. Ikaw, Franz. Akin, na trait na gusto kong baguhin. Yes. Ay yung pag-overthink. Ang dami niyo. Wala dun sa mga ano nga. Anak yata kita. Generation na yun. Ay, baka ikaw talaga yung tatay ko. Malamang. Hindi, pero ngayon yung overthinking medyo na... Medyo nawawala na lang. Na overthinking. Sa grasya ng Diyos. Grace of God. Sa grasya ng Diyos. In English ko lang. Ako yung pinaka gusto kong baguhin sa akin ngayon, ano, yung punctuality. Kasi madalas akong nanay... late. Okay. Madalas akong ano, nalilate sa mga ano, sa mga pupuntahan, sa gawain, pati sa pagpasok minsan. So, yun yung gusto ko talagang ano, mabago. Punctuality. No, punctuality. Next. Ano yung, ano muna? Ano yung sasakyan na kinigilig? Ano? Ano ba? Ano ba yan sa'yo pa? Ang joke pa ng gano'n. Di ba alam, may tatawa sa'yo. Huwag ka magalala, lalagyan ko ng effects to. Okay, next. Ano yung bagay na ginagawa mo nung batang-bata ka pa na hindi mo na nagagawa ngayon tapos namimiss mo nang gawin? Tatay. Ayun nga, mag-bike. Natanong ko na ba yun sa dati? Hindi naman. Tanong. Iba yata yun. Masa iba yung tanong. Pag-bike sa'yo? Matulog buong araw. Matulog buong araw? Pangsanggol naman yun, be. Hindi ko naman talaga magagawa ngayon. Kaya nga. Ano ba sa akin? Yun din siguro, yung anytime na gusto mong matulog, pwede kang matulog. Pati minsan yung ano, yung kakayahan mo na magpuyat. Parang pag tumanda ka, medyo ano na, mahina ka na sa puyatan. Although hindi naman talaga hindi naman talaga dapat gawin na magpuyat, pero minsan pag kailangan mo, yung hindi mo na nakikerry. Yun. Next question. Kailan yung last time na mayroong isang maliit lang na bagay na nangyari sa'yo na na-recognize mo na si God yung kumilos ng mga time na yun? O, yung parang napaisip ka na, thank you Lord. Kumbaga hindi naman siya major stuff na ano, pero parang, alam mo yun, parang lambing. Halikaw. Yung pinaka-last. Pinaka-last. Yun nga, yun sa... Kaya lang big kasi yun sa church nga na yun. Yung pang-personal mo lang. Sa sarili mo lang. Pang-personal. Yung ano, ito, yung pantalon. Yung bigla kang tatawagin na ano. Ayan, pantalon. Yun naman, ang kulit mo kasi nun eh. Sabi mo... Baka binibenta sa akin. Binibigay naman pala talaga. Kasi binigyan ko nga ng kahit pa paano. Nagpasalamat naman din. Nagulat ako kasi yung sa akin, di ba sa pantalon, may tatak. Ayun, no? Branded na pants, no? Yun yun. Si Franz. Wala, parang yung mga minor. Hindi ko masyadong ano. Papansin? Hindi ko lang alam kung hindi ko napapansin na parang wala talaga. Pero feeling ko hindi ko lang napapansin tayo, no? Hindi mo lang siguro napapansin. Minsan ganun, di
kasi parang ano siya eh, parang promise ni God na ano, constant na nandyan. Pero iba-iba. Iba-iba araw-araw. New every morning. Char. Parang ano yan, may buhay. Yung kalawakan. Parang para i-amuse tayo, i-amaze tayo. Lagi. Saan tayo man? Sa Franz. Next, ano yung worship song na laging napapaiyak ka kapag naririnig mo? Ako yung ano, yung goodness of ano? God. Goodness of God. Pareho tayo. Iyak ako dyan eh. Touch of heaven ako. Hindi ka na alam. Bethel. Goodness of God din sa... 2018. Yan, saka yung... Oh, yung goodness of God din. Parang grabe kasi. Bethel din yun. Marirealize mo talaga yung... Your goodness is running after me. Na kahit kailan talagang hindi ka pinapabayaan. Kahit nung hindi ka pa na nananampalataya. True. Faithful na agad si God. At kahit magkulang ka pa at magkulang. Kasi wala naman talagang hindi nagkukulang. Ang ganda ng melody. Lahat naman talaga. Ang ganda ng pagkakaan. Okay. Ibig sabihin from God talaga. Kasi yung ngayon yung ano, yung bago ni ano, ni Gail, ano nga yun, yung Thank You Jesus for the Blood. Bago pala yan. Bago yun. Bago pala yan. Sorry, Gail. Pag si tatay kumakanta, feeling mo agad luma, ayos ka. Uy, ano pa lang yung views nung nasa nung nag-pin sa ano ko yun, sa YouTube ko yun, 200 pa lang, ay 3 million na yata. Ay, kala ko yung mga bago niya, mga parang mga 2018 ganun. Bagong-bago pa lang. Bago na yun. Bago na yung kay tatay yung 2018 nung siya na. Don't ay, judge. isa pa yung sa akin yung gyre ng ano, ng elevation worship. Ah, maganda din. Ay, sorry. Baka kasi ano yung kay Charity Gale eh, parang sumakto dun sa ano ko eh. Testimony. Oo. Next question. Isang lugar sa Philippines na hindi mo pa napupuntahan na gustong-gusto mong mapuntahan. Hindi mo pa napupuntahan ha, ever. Batanes. Batanes? Para doon ka magsisimula, tapos pasunod. Hindi ko alam kung bakit. Dulo ba yun? Oo, yun. Geographically challenged. Yung hal, ikaw. Ay, Babuyan yata yung sinasabi mo. Babuyan Island. At lambutan mo naman, Babuyan. Hindi, ano, parang nagbabuyan ba? Eh. Babuyan yung ano mo eh. Hindi ba? Babuyan. Babuyan. Hindi ano, Babuyan. Parang Babuyan. Sari-sari. Nang baboy eh. Sari ko sa mga taga-Babuyan. Halikaw. Hindi kasi ako maganda sa atin eh. Masyal ko siya. Ikaw. Palawan. Ay. Nakapunta na siya dun eh. Saan pa? Doon pala pinanganak. Hindi pa ako nakapunta yun sa mga maganda dun. Sa mga Del Puerto. El Nido. Hindi pa ako nakapunta dun. Pero nakapunta na Puerto tayo. Oo. Lapit na sa amin. Ano nga ba? Dumiretso. Tapos, last question na. Sige. Last question. Ano yung one word, one adjective na pwedeng, or kahit hindi adjective, one word na gagamitin mo para i-describe kung sino si God sa buhay mo? Siyempre, hindi na
pwede yung God, yung Lord, yung Savior. Kasi ano na yan, matik na yan eh. Okay. Sa akin, life. Life. Faithful. Faithful. Kasi nga, yun nga eh. Faithful na si Lord. Sa akin, ano sa akin? Love. Yun talaga. Siya talaga yung nagana. Andiyan sila na. So, ito na nga guys. Nandito na kami. And thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell. Then like and share the video. God bless po. Till next time.